Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang balibalita na magkakaroon ng cabinet reshuffle. May mga tatanggaling gabinete at meron ding ilipat-lipat lang. Okay, dito po sa Philippine Star Opinion, Eyes Wide Open by Iris Gonzalez. Title is Cabinet Reshuffle. So, itong mga writers na ito, mga columnist, marami po silang puting ahas. Just like with Madam Maharlika, may mga sources sila within Malacañang, within the departments, kaya nakakarinig sila ng ganito. So, ano, sino-sino ang i-reshuffle? Sino-sino ang tatanggalin? Number one, si PBBM. Tanggalin niya na ang sarili niya bilang DA Secretary. Palagay ko, gustong-gusto niya nang bumaba as DA Secretary kasi mahirap din yung trabaho niya, yung dual. Kailang medyo ano, naunahan sila ni Madam Maharlika at saka yung billionario.com, naunahan nila yung announcement na si Francisco Tio Laurel, isang fishing magnet, isang billionario, isang campaign donor nung election, nag-donate ng 30 million pesos. So, masama ang dating. Nag-react ang netizens, taong bayan, yung ganun. Kaya, sa tingin ko, naghahanap pa sila ng mas katanggap-tanggap na ilagay sa DA. So, sino kaya? Marrojas, ganun din. They're testing the waters. Yung biglang pag-attend ni Marrojas doon sa Capiz, yung distribution of bigas, tapos pinalabas yung litrato ni PBBM and Marrojas na magkadikit, close na close. To me, those are testing the waters. Ano ang reaksyon ng taong bayan? Tingin ko, parang ano, hindi katanggap-tanggap ng taong bayan, yan either Marrojas or si Francisco Tio Laurel na maging DE Secretary. So kung sino yung gusto nila, wala pa akong wala. Kung tutuhanan yung welfare of the Filipino people ang isipin nila, hindi yung politika, eh pinaka-debes si former DE Secretary Manny Piñol. But I doubt, wala, hindi siya within the political circle ng Marcos Araneta Romualdez clan. Wala. Okay, so, sino-sino pa yung ano? Dito sa column ni Madam Iris Gonzalez, may tatlo siyang nabanggit na posibleng papalitan. Sino-sino? Finance Secretary Jokno. NEDA Chief Arsenio Balisacan at saka DOTR Secretary Jaime Bautista. Yun yung binanggit ni Madam Iris Gonzalez. So, bakit itong, unahin natin itong dalawa, no? Balisacan and Jokno. Kasi maraming nananawagan sa kanilang pag-resign or pag-tanggalin na yung mga farmers group. Kasi lumalabas itong dalawang ito, economic team managers, pro-import, pro-oligarchs, pro-business. So, anti-farmers sila, yung economic policies nila. Sumama si Senator Amy Marcos sa rally sa panawagan na tanggalin itong dalawa. Okay? So, according to Miss Madam Iris Gonzalez,
tong column. Parang yung napipili na ipalit kay Secretary Jokno, ayaw. Kasi ano daw, itong column na ito sabi, kung pumasok ka sa gobyerno, para kang pumasok sa lungga ng ahas, snake pit. Napakahirap daw ang kalagayan ng maging finance secretary ngayon kasi ang utang ng ating bansa ngayon as of August, 14.35 trillion pesos na. Laki. So, ayaw. Tara pa. Next, yung si DOTR Secretary Jaime Bautista naman. Siya ngayon ang sentro ng ano, ng aligasyon ng katiwalian. Yung nangyari sa LTFRB, nangyari sa NAIA, LTO. So, ito ngayon, nag-file na siya ng kaso to clear his name. Pinailan niya ng cyber libel case yung chairman ng Manibela, yung Jeepney Drivers Association president at isang mainstream media na reporter, si Iris Panganiban. Okay? So, ako, connecting the dots. 3 weeks ago, nanawagan si Senate President Mitsubiri, advising the President to remove yung mga non-performing cabinet secretaries niya. Dahil yon sa inflation, hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At yun, lumagapak ang rating ng top 5 government officials. President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice, lumagapak nung third quarter na survey. Kaya nagalit si Senator Subiri na nanawagan na siya sa Pangulo, whip the ass, paluin mo na. Oh. So hindi niya pinangalanan ang dapat tanggalin. But ako, ang nakikita ko, mga economic team managers ang pinapasaringan. Kaya, tugma dito sa column o opinion ni Iris Gonzalez sa Philippine Star na ang tinatarget na talagang tanggalin is Jokno, Balisakan, and Pascual. Okay, so ako naman, kung may tatanggalin, eh, to me ah, akin-akin lang ito. Tanggalin na si SOJ Remulla. Ang dami niya ng kapalpakan sa Department of Justice. Eh. Sino pa? Para sa akin ha, akin lang ito. Ako, yung tatlo na nabanggit, tama yun. They are non-performing. Kaya lang, dapat idagdag nila itong si Boeing and Abalos. Mahina itong tandem ni Abalos at saka Boeing. Tumataas yung drug problem ng Pilipinas, tumataas na naman. Sayang yung nasimulan ni PRRD noon yung drug campaign niya. Sayang na in every place na mabisita ko ngayon sa mga kaibigan ko, all is saying na ano, bumalik na ang kalakaran ng droga. So dapat, kailangan natin ng mas malakas na o mas astig na DILG secretary, and later on na rin, pag-retire nitong si General Acorda, sana ang mapili, ma-appoint ng Pangulo is yung may tapang, para bang style Eliazar, Bato, Danau. Kailan si General Danau, wala na, magre-retire na. Yung pang mga matapang dyan na, ano, hindi ko alam. So, hindi magsilbi ang PNP chief na malamya. Kailangan natin ngayon ng iron hand. Oh, isa pa, kung may tanggalin, edi bureau chief.
Dahil wala na, pati Supreme Court nababahala na sa kalagayan ng mga preso. Kaya may proposal ng Supreme Court mag-issue ng writ of kalayaan. It's a continuing order mandating itong DOJ and Bucor na pagandahin ang kalagayan ng mga preso kasi hindi na human ang treatment, inhuman na. So, hintay natin kung ano ang mangyari. Basta, sana matanggal na itong si Boying para ang ating minamahal na DG Bantag. Naniniwala ko na wala na si Boying sa DOJ, lalabas na siya at harapin niya yung kaso niya. Yun man lang ang kanyang hiling. Napaka-simple lang. So, ano, PBBM, dapat mamili na rin siya at kung hanggat maaari, kung talagang mahal niya ang taong bayan, mahal niya ang mga farmers, ang italaga niya ay wala ng iba kundi si dating DE Secretary Manny Piñol.